naman natin hihintay ng tag-init? Kung pwede naman natin umpisahan na agad ang summer. So, paano bang pinakamasarap na luto dito? Tikman na natin itong talaba na nakuha sa ilalim ng balsa na nilagay natin sa may suka. Muli nating pagdadaanan ang kalsada mula sa Maragondon hanggang Calatagan. Masasaksihan ninyo ang makapigil hiningang coastal area ng Ternate, Nasug Road. Na-check na mapapa road trip kayo bigla. Wow! Isa ito sa mga iconic papuntang Nasug po, Batangas. Atin din sisilipin ang sikat na tourist destination sa Calatagan, Batangas, kung saan sasakay tayo ng balsa at magpapahila patungo sa iba't ibang atraksyon na talagang mag-e-enjoy ang buong pamilya, pati na ang buong barkada. Good morning mga kapo at welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong araw ay muling nagbabalik ang ating partner sa paglilibot at pagpapakita ng ganda ng Pilipinas. Muli na pong naayos ang ating Honda ADB 150 matapos masira yung makina ng ating motor nung buwan ng Nobyembre nung nakaraang taong 2023. At ngayong araw naman ay narito tayo sa mismong Arco kung saan makikita nyo itong nakalagay na Maragondon dito sa probinsya ng Cavite, dahil mag-i-explore tayo dito sa Cavite at Batangas. At mula dito ay babiyahe na lang tayo ng wala ng 50 kilometro papunta doon sa may Cavyang Tunnel, tapos pagdadaanan natin ang Ternate, Nasugbu, hanggang marating natin yung munisipalidad ng Calatagan sa Batangas. Doon tayo mag-overnight at kinabukasan ay mag-island hopping tayo. At para umpisahan natin itong ating masayang paglalakbay, ano pang hinihintay natin? So, let's go mga kapo. Halos 2 taon din nung nakapagmotor ako dito sa may Cavyang Tunnel. Mula dito sa may Maragondon ay kakanan tayo dito pa Ternate. Tatagusin natin yung Nasugbu hanggang sa may Calatagan kung saan tayo matutulog. Ilang pihit lang mula dun sa may Arco ng Maragondon ay kakanan na tayo dito sa Ternate. Ito may karatula dito. Ternate, Cavyang, Pico del Oro. Yan, pag dinirecho natin to Maragondon, tapos dito tayo sa may kanan papuntang Ternate, Nasugbu. Dito natin madadaanan yung Cavyang Tunnel na talagang pinupuntahan ng mga rider at mga biyahero. Nakakatuwa dahil ang sarap sa pakiramdam pagkatapos ng halos may git 2 buwan muling nagbabalik itong ating Honda ADB 150 mula nung sumabog yung makina dun sa may Cordillera. Medyo natagalan yung pagsasaayos dahil kinumpleto pa yung mga pyesa para mas maganda yung magiging kinahinatnat at pagkakasaayos nito. Halos pinalitan din kasi natin lahat ng pyesa ng makina ng ating motor, magmula sa sigunyal, crankshaft, piston, lahat. Pati yung mismong crankcase natin ay nagkaroon ng basag, kaya nung aakmang maaayos na nagkaroon naman ng leak yung ating motor, kaya halos tumagal ng mahigit 2 buwan bago natin makasama itong ating motor. At di lang dyan mga kapo, bumigay din ang ating ECU, kaya ayun, isa pa yun sa mga nagpahirap dahil naghanap pa tayo ng talagang mapagkukunan lahat ng pyesa. Lahat ng pyesa ang nilagay dito sa ating Honda ADB 150 ay puro Honda genuine. Maraming maraming salamat po talaga kay Motosay. At kung naghahanap po kayo ng motorcycle shop, at kung wala pa kayo motorcycle shop na mapagkakatiwalaan, maisasuggest ko po talaga itong Motosay. Kahit nakapikit po ako at kahit hindi ko nakikita ng halos mahigit 2 buwan yung aking motor, ikita nyo naman mga kapo, swabing swabi na. Kaya talagang sobrang saya ko dahil buli nating nakasama itong ating motorsiklo sa ating gagawing mga susunod na adventure sa pag-iikot sa buong Pilipinas. Ito na yung unang kurbada papuntang Cavyang. Ang lupet. Yun o, na-miss ko tong daanan.
ayan, dahil nga linggo ngayon, marami tayong makikita mga bikers, mga rider at mga biyahero. Kung sa NCR madalas yung dinadayo ng mga biyahero eh doon sa may Marilaki, dito naman sa may South Area kung saan binabaybay natin itong turn natin na Sugbo Road ay papunta ito sa Cabiang Tunnel. Maraming mga riders ngayon mga kapo, mamaya makikita nyo, masaya dito. Ayan, maraming mga big bike na dumadaan. Wow, kaliwat kanan na rin pala dito yung mga kainan. Halos 2 taon na rin yung nakakalipas at ang bilis lang ng 2 taon na yun. Tingnan nyo yung mga kalsada. Wow, paakyat to mga kapo. Tingnan nyo. Ayan, marami ditong mga bikers. So, tingnan nyo. Oh, may aso, may aso. Ano ba yan? So let's go mga kapo. Ganda ng spot na to ah. Bago tayo dumayo sa mga malalayong probinsya, eh kailangan muna nating i-break in muli itong ating motor. 2,500 na takbo ay mag-change oil ulit na tayo mga kapo. Dahil bago nga yung mga pyesa ay kailangan natin itong gawin para handa itong ating motor sa mga susunod na biyahe natin. Konting hintay na lang at pwede na ulit tayong lumayo. Tatapusin lang natin itong ating break in at pwede na tayong pumunta sa malalayong probinsya. Ganda lang dinadaanan natin ngayon mga kapo. Nasa taas tayo tapos paakyat pa tayo ng bundok. Dito naman sa may gawing kanan natin eh nakakakita na ako ng mga dagat. Ang ganda pala dito. Ngayon ko lang na-appreciate itong lugar na to. Tingnan nyo yung mga bundok ko. Wow. Sa tinagal-tagal ko nang nakapagmotor dito papuntang Cabiang Tunnel, ngayon ko lang na-appreciate yung tanawin at kalsadahan dito. Madalas yung mga pumupunta dito ine-enjoy lang yung joyride na tinatawag. Pero ako mga kapo, nung nakapagpalipad tayo ng drone, grabe, mas maganda pala talaga pagka may drone yung dinadaanan natin ngayon mga kapo. Dito kailangan yung magmarahan dahil ayan, meron dito mga baka, kaya kailangan nyo din magdoble ingat dito sa eto, sa kalsadang turn natin na Sugbo. Meron ng mga nagtitinda ng buko dito. Dati talagang purong kalsada lang ito. Wow, ang ganda ng kalsada oh. Ay, ang sariwa ng hangin. Na-miss ko to. Sa mga hindi pa nakakadaan sa mismong rutang dinadaanan natin, eh kailangan nyo itong makita at i-enjoy yung joyride dito papuntang Cabiang Tunnel. Mamaya makikita nyo kung gaano kadaming riders, bikers yung nandun sa mismong Cabiang Tunnel. Ayan, pagka dinerecho natin to, curlab ne. Tignan natin to mga kapo. Papasilip ko sa inyo anong makikita nyo kapag dinerecho nyo to. Dito muna tayo sa may dulo. Ano, may unggoy dito. Hi! Hi! Hello. Maraming mga unggoy dito mga kapo. Meron pa dito, ayun na baby oh. Lalong-lalo na doon sa may unahan, maraming mga unggoy doon. Kaya ibang mga biyahero bago pumunta doon sa may Cabiang eh dumidiretso muna dito. Dead end po kasi yung nandito. So wala po itong pupuntahan. Dead end lang yung nandito, pero yung tanawin papakita ko sa inyo. Ganda ng kalsada. Medyo mahihirapan tayo makapagpalipad ng drone dito dahil napakakapal ng puno dito. At wala tayong spotter. Susubukan natin makapagpalipad panaka-naka. At isa pa sa magpapahirap sa atin magpalipad ng drone, eh may mga nagkalat na unggoy. Baka hindi natin mamalayan, eh baka kunin yung mga gamit natin. So, hahanap tayo ng magandang spot at tempo para makapagpalipad.
Ang ganda ng kalsada na dinadaanan natin, no? Siguradong matutuwa lahat ng makakapagmotor at mabibisita sa lugar na ito. Tingnan nyo yung tanawin, mga kapo. Nakikita nyo ba yung dagat? Diyan tayo pupunta. Kayo ay pumapasok sa kampo ng hukbong dagat ng Pilipinas. Oh, subukan natin dito. Tambay tayo dun sa may dulo. Ganda ng kalsada, oh. The best! Sarap naman magmotor dito, mga kapo. Tignan nyo. Yung kalsada, halos tayo lang yung dumadaan. Lakas ng hangin. Tapos yung hangin na umahampas sa atin, malamig. Malamig yung hangin. Ay, ang ganda. The best. The best. Ay, yun lang. May kalaban tayo. May agila. Hindi tayo makapagpalipad. Pero tignan natin doon sa may unahan. Kailangan lang natin na humanap ng magandang pwesto. Pero ang ganda, oh. Tignan nyo. Yung kalsada, pababa. Tapos yung dagat. Ayun na yung ano. Yun na yung watchtower. Tingnan nyo, ang dami mga riders dito na nagpipicture. Ayan o, may mga unggoy dito. Unggoy! Wow! Unggoy! Ayan, watch out for wildlife. Grabe, ang ganda o. Tingnan nyo yung sa may baba. May resort dun. Tapos tingnan nyo yung dagat dito. Ang ganda doon, oh. Parang wala tayo sa Pilipinas. Kaelbain Bay. Tingnan natin to. Ano pangalan to? Resorts and Marina. Bienvenidos. Kay Labne Bay Resort and Marina. Marami po talagang unggoy dito dahil may mga kabundukan dito sa ating rutang dinadaanan. Ayan, ayan, ito ata yung alpha nila. So bawat mga unggoy dito ay may kanya-kanyang grupo. Isa sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Ah, sampu pa, mayroon pa dun. Ayon sa mga karato lang nakalagay, don't feed the animal. Hayaan lang po natin sila dito. Pwede nyo tingnan, pero huwag nyo mahahawakan o lalapitan. Hindi naman po sila nangaano kung hindi nyo naman sila sasaktan. Kung napapansin nyo, mga kapo, bago yung ating helmet na gamit-gamit, tingnan nyo yung helmet natin, no? Meron na tayong quality helmet at talagang swak na swak ito sa pag-adventure dahil katulad nito, ayan, yung araw, halos nasa tapat natin, meron po tayo ditong sun visor. Kaya maraming salamat kay Kapo Balbon dahil, ayan, meron tayong Arai Tour Cross 3 na helmet. Isa po ito sa mga premium helmet at top of the line. Kung naghahanap kayo ng premium safety para sa inyong mga adventure, message nyo lang po si helmet ni Balbon. Tokyo based po ngayon si Kapo Balbon. Marami po kayo makikitang gears doon magmula sa helmet, mga hindi pa lumalabas na bagong modelo, especially ng Arai tsaka Showy, pwede nyo po siyang i-message at magpabili. From Japan, ipapadala niya po ito sa Pilipinas. Kung meron din po kayong chance at meron po kayong konting ipon, mag-invest po kayo, lalong-lalo na sa safety ninyo magmula sa helmet, sa gloves, sa nipad, sa tuhod at sa, ayan, sa riding gears nyo. Huwag na huwag nyong i-compromise yung safety, lalong-lalo na kung maglo-long ride kayo. So kakana na tayo dito. Ito na yung paakyat ng Kibyang Tunnel. Dito tayo, mga kapo. Ayan, oh. Nakakatuwa dahil 6 years ago, 7 years ago,
O baka nga 8 years ago, nung minomotor pa namin ito, kukunti pa lang. Pero kita nyo naman, napakasaya na ng kalsadang ito. Dati halos bibihira ka lang makakita ng mga motoristang dumadaan sa mismong kalsadang dinadaanan natin. May mga bukuhan na rin dito, kaya talagang kung babiyahe kayo dito, hindi nyo na kailangan na magbaon ng tubig. May mga tinda ng tubig dito. Sa mga nakabisita na dito, alam kong alam nyo yung sinasabi ko dito, dahil rider lang ang makakaitindi sa nararamdaman ko. Napakasaya mag-ride, mga kapo. The best. Malapit na yung Kaibiyang Tunnel . Bababa tayo, tapos may sharp curve dyan sa may unahan, tapos sa akyat nandun na yung Kaibiyang. Wala nang 1 kilometer, nandun na tayo. Tingnan nyo yung kurbada dito. Dami yung mga bumabiyahe. Nakakatuwa naman. Ganda pa ng panahon. Salamat Lord at binigyan nyo kami ng magandang panahon para makapag-enjoy dito sa napakagandang terra natin na Sugbo Road. Tapos yan, diretso pa tayo ng Kalatagan, Batangas. The best tong ruta na to, mga kaapo. Pagkaahon natin dyan, nandun na yung Kaibiyang Tunnel. Wow, ito na pala yung mga pinagbago dito sa lugar. Nakakatuwa naman. Ganun pa rin, walang pinagbago. Dumami lang yung mga motorista dito. Ito na, may nakalagay dito: Muchos gracias. Tasali usted un rati na pueblo de municipio de Ternate. Ayan na yung karatula. Ito ang Kaibiyang Tunnel. Kilala ito bilang the longest road tunnel sa Pilipinas. Sa haba nitong mahigit 300 metro, isa na ito sa mga sikat na dinadaanan ng motorista dahil sa nakakahumaling na scenic view ng lugar. Ano yung tunnel, mga kapo? Vertical clearance, 4.85 meters. Grabe yan, lakas ng hangin. Dami mga riders, oh. Tignan nyo, dito sila pumupunta lahat. Tignan nyo, daming mga tindahan na dito. Grabe. Dati, ayan, dami ng mga tindahan dito. May mga tindahan na rin dito, may mga buko juice. Ang saya-saya na dito. So dadaan lang tayo dito. Marami mga nagpapapicture dito. Kaya dadaan lang tayo. Ito tayo. Ito na yung tunnel, oh. Ang Kaibiyang Tunnel ay ginawa noong taong 2012 upang magbigay ng mas mabilis na ruta sa lahat ng motorista, dahil ito ay nagkokonekta sa Ternate, Cavite hanggang sa Nasugbo, Batangas. Tingnan nyo, bumubusin na sila dito. Ito na yung dulo. Diba? Ang saya. Pagkadaan natin sa mismong Kaibiyang, ito naman yung sasambulat sa inyo. Tingnan nyo, pababa yung kalsada, tapos ayan yung ano, yung dagat, tapos dumadaan tayo sa gilid ng bundok. Wow, ang ganda. Checkpoint dito. Rider's wall. May mga polis. Ay, wala na yung ano. Tignan nyo yung open sea dito. Sa parte ng kalsada na ito, matatanaw ang coastal area ng Maragondon. Kahit sinong mapadaan dito ay siguradong mapapahinto upang mag-selfie. Dahil kita nyo naman, diba? Ang ganda ng tanawin. This time we can reach the sky.
Very memorable sa akin tong spot na to. Ginawa ng viewing deck ngayon. Open na open lang yan dati. Wala pang mga bahay niyan dati. Pero kita nyo naman yung pinagbago ngayon, no? May mga kainan na. Magkakatabi na yung mga kainan dito. Tignan nyo yung kalsada. Nasa gilid tayo ng bundok. Akala ko wala ako sa Pilipinas. Kaya hindi nakakapagtaka na napakadami mga biyahero, mga rider na nagpupunta dito sa mismong ater natin na Sugbu Road. Talagang paraiso to, mga kapo. Kailangan nyo rin tong bisitahin kung may pagkakataon kayo. Meron dito, ayan, Nesbori Resort. Kuya, tatanong ko lang, magkano yung ano nyo dyan? Entrance nyo? 20 sa, pesos na po, sir. 20 pesos. Tapos, yung motor iiwa lang dito. May bantay dito. May mga rooms ba doon sa baba? Mga kubo. Tapos pwede sila mag-overnight, kuya. Pwede rin po. Pero tapos, wala lang po talaga rito ilaw po. Ah, walang ilaw, wala pang ilaw dito. Pero may tubig po kayo. May tubig po. May CR. May CR po, kumpleto rin po. So sa 20 pesos na 'yon, kada isang tao. 20 pesos po. Entrance fee lang po 'yon. Entrance fee, tapos magkano yung pinakaano po? May kubo po kami na pang-apatan. Binarit po yun. So itong hilera na to, puro mga resort yan, kuya. So 20 pesos, tapos yung kubo 700. Ano, bukod doon may mga nagluluto ba ng kainan sa baba o dito lang sa taas? Dito lang po talaga, sir. Pero may tindahan po sa baba. Ah, may tindahan. Ah, okay. Sige, kuya. Thank you. Maraming salamat, kuya. Yan, magkakatabi nga yung mga resort dito na kung saan pwede kayo maligo sa murang halaga. Kung mapapansin nyo naman, yung mga buhangin sa mismong baba ng dinadaanan natin. Eh, ayan. Ito yun. Kaya marami tayo nakikita dito mga motorsiklo na nakaparada. Ayan, pwede kayo maligo dito. At ayan, galing, di ba? Buhay na yung turismo dito sa lugar nila. Ayan, may overlooking din dito. Nasa bayan-bayan na tayo. May mga placards na may mga sumasalubong na sa mga turista dito. Ayan, nandito na tayo sa Cavite Sapang. Tesan yan, Patungan Beach Resort. Ito ba yung nakikita ko dito? Saan po yung daan yan? Iiwan yung motor. Iiwan na yung motor, ipapark. Tapos atrakin mo tayo ng bangka. Diyan kami parking. Tapos ano, pag marami po kayo, 30 pesos ang isa sa araw. Pagkagabi, 50 pesos ang isa. Minimum kasi ng biyahe, 300. Ano to? Ito yan. Uh-oh. Ito yan dito. Yes. Yung nakikita kong haba ng shoreline, te. Yes. So magkano entrance fee kung ako lang? Kung mag-isa po ako? Mag-isa? Opo, kung sakali lang. Sakali. Ang ano po namin dyan, 500 kasama na yung sa bangka. Pag simula po dito sa parking, yan, sasakay po tayo ng bangka. Papunta doon. So 500 kasama na yung package. Kung kayo lang mag-isa. Day tour lang yun. Pagka overnight? 1,000. 1,000. Ah, so may kuryente dito? Sa gabi lang po, 6 to 10 p.m. ng gabi, pwede kayo mag-charge sa cellphone. Okay. Pwede may electric fan din naman, pero sa ngayon kasi malakas ang hangin. So hindi na kailangan. Hindi kailangan electric fan. Tapos ang ilaw naman, may ilaw naman talaga na solar magdamag. So iiwan lang pala dito. Oo. Safe naman dyan. Opo, ang parking ng ganito, pagka overnight, 60. Pagka sa 4 wheels? 300. 300 overnight. Opo. Pero yung day tour, magkano? Sa parking. Parking, 150 ka lang. 150. Pag sa motor? 30. Ah, okay. Akala ko kasi pagka gumilid na ako, okay na, lalakarin na lang ang haba nito. Kasi may security. Ah. Private po kasi itong bunga. Ah, private to. Okay. Ayaw nila magpalusot. Pero pag magbabang ka, pwede. So, pauwi, kung gusto nyong maglakad, pwede naman.
Isa lang ang patungan beach club sa mga murang beach resort sa dinadaanan natin. Sa kalsada pa lamang ay matatanaw na ninyo yung napakagandang dalampasiga na siguradong mapapatampisaw kayo kaagad. Dito, hindi nyo na kailangan magbayad ng mahal para mag-enjoy sa kanilang napakagandang buhangin na tiyak na mag-i-enjoy ang buong pamilya pati na ang barkada. Tulad ng lagi kong sinasabi kapag ka nasa liblib tayong lugar tulad nito, wala na makita halos na mapa sa Waze or sa Google Maps. Itong kilometer marker na nasa gilid lang ng kalsada ang pwede nyong maging gabay. Dito sa mismo nga kinatatayuan natin kung saan natin nakita itong kilometer marker, 75 kilometers yung layo natin dun sa may Luneta Park. Pagkatapos natin daanan yung Cabiang dun sa may Ternate, Cavite, ayan, 24 kilometers na lang yung susunod na bayan ng Nasugbu, Batangas. Kaya letter N yan. Kaya kapag wala kayong data or nasa liblib kayo na lugar, kapag may nakita kayong kilometer marker, ito yung magiging gabay ninyo. Kung marunong po kayo magbasa, hindi po kayo maliligaw at alam nyo kung saan kayo pupunta. Ito na mga kapo, tingnan nyo tong daanan na to. Wow! Isa ito sa mga iconic dito sa papuntang Nasugbu, Batangas. Ayun o, tingnan nyo, ang ganda ng kalsada o. Wow! Nakabalik tayo dito after 2 years. Grabe, ang sarap magmotor naman ulit. Ang sarap magmotor talaga. Ganda ng Pilipinas. Woohoo! Sino ba naman ang hindi mapapabakbak dito sa diretso na yan, no? Pero tayo, dahil break-in pa lang tayo, ayan, 60, 70, 80 lang, hindi pa natin pwedeng sagarin yung ating motorsiklo. Pero, yun nyo, diretso-diretso yung kalsada. Grabe, oh. The best! Ganda! Ah, ito na yung isa sa magandang ano, Hamilo. Wow, napakaganda naman dito. Yan na yung kalsada. Chill ride lang si Kapo. Mga beach ba dun? Ah, meron. Ang ganda ng kalsada, mga kapo. Sariwang-sariwang hangin dito. The best! Ang ganda ng Pilipinas! Woo! Grabe to. Wala akong masabi kundi napakaganda. Napakaganda ng napakaganda. Thank you Lord. Ang ganda ng ginawa ninyo. Tingnan nyo. Enjoy na lang natin yung kalsada. Dahil hindi natin pwede ibirit, enjoy natin yung kalsada. Grabe oh. The best. The best mga kapo. Lakas ng akin. Wala. Yung mga kalsada nga nadadaanan natin puro rektahan. Kung mapapansin nyo, ito na yung pangatlong, ayan, diretso na to. Tingnan nyo, diretso na naman yung binabaybay natin. Oh. Napakaganda. Tapos yung mga bundok na yan, yung mga palayan, at yung kalsada, yung nagbibigay ng kakaibang ganda dito sa dinadaanan natin. Napakasarap magmotor dito mga kapo. Oh. Wow, enjoy nyo na lang yung mga tanawin, yung mga kalsadang
na ipapakita ko sa inyo. Hindi man ito yung first time na nadaanan ko to, pero ngayon ko talaga na-appreciate yung kalsada na ito. Lalong lalo na nung may makakuha na tayo ng mga aerial shots. Sobrang ganda pala nito sa Himpapawid. Napakaganda mga kapo. Ito, pababa na tayo. Tapos kurbada yan. Grabe yung zigzag road dyan sa may ibaba. Kunti lang naman yan, pero tignan nyo. Pababa tayo. Ito na. Ganda ng tanawin mula dito sa taas, oh. Yung mga kalsada na kumukurba-kurba. Tignan nyo yung kurbada dito. Her clip. Puro kalsada na lang yung nakikita natin. Oh, ganda ng tanawin, oh. Pababa tayo. Andito na tayo sa may barangay Wawa, sa may Nasugbu. Ayun, oh. May mga bakawan na dito. Tara, tara. Anong yung tinitignan nila dun sa gilid? Wawa Port. Uy, may mga ano dito, may mga bakawan na dito. Nasa gilid lang. 2 kilometers na lang, nasa Nasugbu na tayo. Tapos pag dinerecho natin yan, yan na yung Wawa Port. Dito tayo. Ito, medyo bayan-bayan na to. Maraming mga tindahan at mga kabahayan na dito. Kaya kung sakaling ayan, magutom kayo o kapusin kayo sa gas, bago kayo pumasok, kung galing kayong Nasugbu, magpagas na kayo dito, dahil pagdating nyo dun sa may Kibiyang, wala na pong gas station dun. Nakababa na nga tayo dito sa, ayan, sa mismong Nasugbu, Batangas. Dami mga establishmento na dito. Ayan, kompleto na halos dito. Dami na rin mga establishmentong makikita dito. May mga bangko. Ayan, mga home appliances. Ayan, no, presyong divisorya. At traffic na rin dito. Mahahanap lang tayo ng spot dito kung meron tayong makakainan. Tapos doon na tayo dediretso sa Calatagan, Batangas, kung saan tayo mag-overnight. Dahil inabutan na tayo ng tanghalian, gumilid muna tayo para kumain. Umorder tayo ng pansit canton bihon na good for 3. At umorder din tayo ng isang tapsilog. Di naman siguro halata na gutom tayo. Nawala kasi sa isip ko yung salitang gutom dahil sa mga magagandang tanawin na dadaanan natin. Itong rotonda na to, kapag dinerecho na yan, doon na yun pa Tagaytay. Pero dahil papunta tayo ng Calatagan, dediretsohin natin to galing sa may Nasugbu. Tapos madadaanan na natin agad yung bayan ng Lian, Batangas. Nandun sa unahan yung pinakabayan nila. So magkakalapit lang ito at hindi ganun kahaba yung travel time nyo dahil walang traffic po dito. Tignan nyo kung gaano kaganda yung kalsadahan dito. Ito na yung tulay nila dito. Wow. Tapos yun naman ang tinatawag nilang Lian Eco Park. Ito na. Welcome to Lian, Batangas. Yan yung arko. Kilometers na lang mararating na natin kung saan tayo mag-overnight stay sa may Calatagan, Batangas. Bali, ang ginawa natin ay nag-book na lang tayo ng tour package sa Narica Travel. I-visit nyo po yung Facebook page nila dahil maraming mga mura at affordable at mga pagpipili ang tour packages kayo.
Mura lang naman po itong ating pag-book dahil overnight stay lang naman ang ating gagawin. Tapos kinabukasan ay magsisimula yung island hopping natin na tinatawag. So na-excite na ako dahil first time ko mag-book ng isang tour packages dito sa may Calatagan, Batangas. Napakasarap talaga magmotor sa mga ganitong klaseng magagandang kalsada. Ito talaga yung isa sa mga inahanap-hanap ko tuwing ako'y bumabiyahe ng malalayong probinsya. Hindi nyo maaalis sa akin na mamangha at ma-inlove sa mga ganitong klaseng kalsadahan at kurbadahan. Tingnan nyo, wala talaga itong, walang ka-traffic-traffic dito. Umay na tayo sa pollution at traffic ng Metro Manila. Kaya tingnan nyo naman, oh. Oh, tingnan nyo yung kurbada. Sarap! Takbong 50 lang po ito, pero ayan, enjoy natin yung kalsada, mga kapo. The best to. Lupit ng kurbadahan dito, ah. Parang bumabalik sa aking alala yung ganitong kurbadahan nung nasa southern part ako ng Cebu. Ayan, oh, ganda. Hindi naman natin kailangan magbadali, oh. Chill lang tayo. Napakaganda ng kalsada, eh. Enjoy natin yung tanawin, yung mga bundok. Tapos ayan, napalabog na yung sikat ng araw. Wow, may nakikita akong magandang kalsada dun, oh. Tingnan nyo to, oh. Oh, the best. Ito na, oh. Woo, grabe ang lawak ng kalsada. Ang sarap ng kalsadang ganito. Woo. Ayun na dito. Diretso, Calatagan, pagkakaliwa tayo, Balayan, tsaka Batangas City. Ito na, I love Balibago. Ito na, may nakikita akong arko doon, oh, sa unahan. Ayun, narating na natin. Welcome. Ayun na, ito na yung arko ng Calatagan. At may nakasulat dito. Ito yun, mga kapo. Welcome to municipality of Calatagan, Batangas. Municipality of Calatagan. So ayan, 12 kilometers na lang, nandun na tayo sa ating destination. Makaka-excite naman to, mga kapo. Tuloy na natin to. Ang ganda ng kalsada dito. May mga bagong tanim na mga palay. Ang lawak, oh. Pati din dito sa may kaliwa, meron ako natatanong ng mga palayan din. Tingnan nyo yung mga dinadaanan natin ngayon sa mismong kalsadang ito. Tingnan nyo sa may kaliwang parte. Gaganda ng mga puno, oh. Wow. Ano kaya itong punong to? Kakaiba, oh. Hilehilera. Ay, ang ganda. Ang dami nila, oh. Wow. The best to. Grabe. Alright, dito tayo kakanan. In 200 meters lapit na tayo sa ating tutuluyan. Dito, saan ba yun? Dito. Alright. So yan, magiging palatandaan nyo yung Mars na na gas station. Ito meron dito nakalagay. Ito yung magiging landmark nyo. Bukang Liwayway Balsa Terminal. Dito tayo. Welcome to Barangay Bukang Liwayway.
Mukhang kakasemento lang ng kalsada na ito. Namumuti pa yung semento. Eto na. Malapit na tayo. May konting off-road lang. Dun sa unahan. Alright. Dito tayo, saan ba? Ah, dito. Kakanan tayo dito. Okay, nandito na tayo. Approaching na. Alright, eto na. Saan kaya yun? Ay! Sir! Dangapon! Sir, ayan po. Sir, ako po yung nag-book sa Narica. Yung nag-book. Apo, apo. Dito po ba? Ayun, sige po. Ayun, ito na. Simple lang tong titiran natin, pero asahan yung pupuntahan natin, ay talagang mamamangha kayo. Ang hapon po. Good morning, ito na yung ating continuation mula nung magmotor tayo mula sa may Kibiyang Tunnel e narating na natin itong Sitio Bukang Liwayway dito sa Kalatagang, Batangas. At dito tayo mag-uumpisa mga kapo sa mismong docking station ng mga balsa. At mula dito ay sasakay tayo ng tinatawag nilang floating cottages at hahatakin papunta dun sa mga pupuntahan natin. Kaya simulan na natin itong ating island hopping. So, let's go! Muli po, magandang umaga Sir Capo and welcome to Kalatagan, Batangas and welcome to Sparkles Floating Cottage. Paalala lamang po, habang naglalakbay po ang ating balsa, siguraduhin po natin na ang ating life vest po ay ating suot-suot. Hindi po ito optional, it is a must po. Mandatory po yan. At habang naglalayag din po ang ating balsa, papunta at pabalik from destinations at paglilipat po tayo from one destination to another, just make sure po na suot-suot din po natin ang ating life vest. So since kayo po ay nag-iisa, pwede po kayong pumunta sa taas at pwede po kayong mag-stay sa baba. Pero habang naglalayag po ang balsa, bawal po movement sa hagdan. Ibig sabihin po, kung kayo po ay nasa taas, pag nagsimula po maglayag ang balsa, doon lang po kayo hanggang sa makarating sa ating destinasyon. Once na makarating po, wala po munang tatalon at wala po munang bababa hanggat wala pong sinasabing go signal. Ang isa po sa destinasyon ating pupuntahan ay ang Kalatagan Sandbar. Our Sandbar 1, Sandbar 2, o tinatawag pong Little Boracay, ang surface sanctuary at siya pong snorkeling area. Unahin po natin ay ang pagkuha po natin ng seaweeds. Ayan. Ito na oh. Ito na yung lato. Alright. So, magkano per kilo nito, sir? Dito, sir, nagpumapatok na po ng 80 to 100 per kilo dito po sa Batangas. 80 to 100 pesos per kilo ito. Ito fresh mga kapo, galing pa dito sa... Ayan, kaka-harvest lang. Meron na tayong ensaladang lato na kakainin natin mamaya pagsapit ng tanghalian. So, let's go! So, dahil itong floating cottages na nakuha natin ay may second floor. Tara, silipin natin kung ano yung meron sa taas. Ito yan mga kapo. Ito yung kinaibahan ng floating cottages na meron dito sa may Kalatagan. Kung familiar po kayo sa Matabungkay dun sa Maylian, Batangas, dito sa Sitio Bukang Liwayway, meron ditong second floor na kung saan maaga kayo pupunta dito, may enjoy nyo. Ayan.
yung pagsikat ng araw, ang sarap ng araw dito at pwede kayong magpaaraw. Regarding naman po sa ating mga balsa, ang maximum capacity po per balsa, regardless po kung malaki man or may taas man or wala, is 15 packs po. 15 adults po and with 3 kids na ang mga edad po ay 3 taon pababa. Ang lahat po ng balsa dito ay magkakatulad po na sukat. May standard na sukat po kami sinusunod na base po sa tourism ordinance na 4 meters by 12 meters. At ang design po ng aming pong balsa ay pinag-aralan po ng Marina at Philippine Coast Guard. Kaya safe na safe po ang sumakay sa balsa po ng Kalatagan. Unang destination, ang Kalatagan Sandbar 1. Dito, safe maligo ang mga bata dahil mababaw at malumanay ang tubig. Sa ganitong season, ang Kalatagan Sandbar 1 ay pwedeng umabot hanggang 7 ektarya. Malimit ito ang unang pupuntahan ninyo dahil dito, pwede mag-enjoy ang mga chikiting, pati mommy and daddy. Siguradong mag-e-enjoy dito. Narating na natin pagkatapos ng halos 30 minuto yung ating unang destination. Mula dun sa may Sitio Bukang Liwayway, eh, narito na tayo sa tinatawag nilang sandbar. Subukan na natin ito. Dahil may second floor tong cottage natin, i-explore natin ito. So meron din dito nga nag-aalok ng isda na kung saan. Kuya, anong isda to? Pakoy. Paano bang pinakamasarap na luto dito? Ihaw. Magkano ang kilo niyan? 500. Kung titignan nyo, para siyang may batik-batik niya. Kala ko nung una, lapu-lapo siya. Pakoy. Pakoy. Tingnan nyo. Isang bato. Ah, isang bato. Dahil inabutan na tayo ng tanghalian, nagdahan-dahan na tayong naghanda para sa ating munting boodle fight. Pwede kayong magbaon ng pagkain, pero kung gusto nyo ng less hassle, meron sila ditong lunch boodle fight. Sila mismo maghahanda habang nakalutang kayo sa balsa. Sa halagang 500 pesos per head, ito yung mga ihahain sa inyo. So dahil mag-aalas 12 na ng tanghali, naghanda sila dito ng ating boodle fight. Ito, meron tayo dito. Yung kinuha natin doon bago tayo pumunta dito na plato o seaweed, nandito na, naging insalada na. So mamaya, ito yung magiging appetizer natin. Tapos ito yung pagsasaluhan natin. So simulan na natin itong boodle fight, mga kapo. Let's go. Ito na talaga yung inaabangan ko dahil na-miss ko talaga to. Kanina ko pa... Tapos yung suka nila dito. Anong tawag mo dito, kuya? Magic suka? Magic suka. Ang sarap na suka na ni Sir Ryan, no? Suka na maanghang na talagang best pares dito sa lato. Mmm, yummy! Sarap! Tapos may baked tahong pa si Sir. May baked tahong pa. Talagang yung pinakamasarap, po. Hindi ko alam kung na-miss ko lang kumain ng lato at masarap yung suka. Yung suka talaga yung nagdadala dito, eh. Sabay pumunta natin. Grabe, sarap. Isipin nyo na lang na habang umaandar ang floating balsa patungo sa next destination natin ay nagpo-poodle fight tayo. Tapos pagkatapos kumain ay sabay talo na sa dagat kaagad para maligo. O diba? Ang sarap, diba? Kung gusto nyong subukan yung mga water sports activity sa lugar, meron din ditong mga marerentahan katulad ng banana boat na 250 pesos per head lang. Minimum of 10 person, kaya pasok na pasok ito sa pamilya at magbabarkada. Pwede nyo rin subukan yung tinatawag na flying UFO kung saan hihilahin ko yun ng mabilis ng jet ski hanggang magpaikot-ikot kayo habang sinasagupan ninyo yung hambalos ng alon. We'll be right back.
pagkatapos natin na puntahan yung tinatawag nilang snorkeling area. Ay, narito na tayo sa kanilang starfish viewing. Gamit pa rin ang pagkain nila itong balsa na ginagamit natin. At ayan, makikita nyo, napakarami mga balsa ang inihila. Ang kinagandahan dito sa floating cottages sa may Kalatagan, Batangas, meron ditong second floor na kung saan pwede kayong magbubad or pwede kayong magpahangin. Marami na daw starfish dito. Itong mga starfish dito sa Ryan, bawal siyang hawakan. Yes, bawal siyang hawakan. Ayan, no, nakikita ko yung mga starfish dito. At katulad daw sa aklan, may malapulbos ng buhangin at sinlinaw ng tubig ng Boracay daw dito sa Kalatagan. Tignan nga natin. Iba't ibang kulay, iba't ibang hugis at iba't ibang disenyo ng floating cottages yung makikita nyo. So tara, subukan na natin yung buhangin nila dito kung bakit tinawag nilang Little Boracay. Ay! Uy, maligam-gam yung tubig. Saan nyo inulit ako, kuya? Sa ilalim lang po ng balsa, marami yan. Kuya, sa ilalim lang ng balsa to. Tapos, magkano nyo binibenta to? Ay, wala ba? Ah, hindi nyo binibenta. Pagkatapos nilang hanguin yung mga talaba na nakuha sa ilalim ng balsa, nakalagay na sa container at first time kong kakain ng talaba na bagong hango sa dagat at the best daw tong ipares sa suka. So, itatry natin to fresh from the sea. Ayan, meron tayong suka dito. Tikman na natin itong talaba na nakuha sa ilalim ng balsa na nilagay natin sa may suka. Pinakurat, baka naman. Nalalasahan ko yung suka. Sarap, ha? Masarap nga sa may suka. Tapos medyo slimy yung talaba na talagang mag-enjoy kayo dito. So, parang ano siya? Tara, kain ulit tayo. You know. Pagkatapos natin doon sa may sandbar, syempre dahil gusto natin may experience yung isa sa mga extreme water sports nila dito, susubukan natin yung jet ski nila na parte ng package na kinuha natin. So, let's go! Ito yung gagamitin nating jet ski. Oh. Grabe, medyo malaki ang alon. Alright! Woo! Ito! Subukan natin magpangin sa tubig naman. Now you're telling me it's over. Wonder what's next, you know we're getting older. All we do is trying, it only makes us stronger. Tunay lang na hindi magpapahuli ang Calabarzon kung usapang magandang kalsada, bulubundukin at coastal area. Sa rutang ginawa natin magmula sa Maragondon hanggang Kalatagan, hindi nyo na kailangan hintayin ang summer para magpainit. So alam nyo na, baka ito na rin ang susunod na maging destination ninyo sa darating na mga long weekend.